Sumainyo ang Panginoon at sumaiyo rin ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, napakita si Jesus sa 11 at sinabi sa kanila, "Humayo kayo sa buong sanlibutan at ipangaral ninyo sa lahat ang mabuting balita. Ang sumasampalataya at magpabinyag ay maliligtas, ngunit ang hindi sumasampalataya ay parurusahan. Ang mga sumasampalataya ay magtataglay ng ganitong tanda ng kapangyarihan. Sa pangalan ko ay magpapalayas sila ng mga demonyo at magsasalita ng ibang wika. Sila'y hindi maano dumampot man ng ahas o uminom ng lason, at gagaling ang mga may sakit na mapatungan ng kanilang mga kamay." Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna po tayong lahat. Magandang tanghali po sa inyong lahat. Sa araw na ito, ginugunita po natin ang kapistahan ng pagbabagong buhay ni Apostol San Pablo. At kung mapapakinggan po natin ng maigi ang ating unang pagbasa, doon po isinalaysay ni San Pablo ang kanyang pagbabalik loob sa Diyos o ang masasabi nating kanyang pagbabago. Sinabi po sa ating unang pagbasa na siya ay hinubog bilang isang Hudyo at hinubog siya sa kautusan ng Diyos. At dito, siya din sa una ay hindi naniniwala kay Kristo. Kaya nga siya ang tinuguriang tagausig ng mga Kristiyano. Nasabi rin niya sa ating unang pagbasa na maraming pagkakataon na siya ang umusig at nagpapatay sa mga Kristiyano. Ngunit sa buhay ni San Pablo, mga kapatid, tinuturing din siyang apostol ni Jesus. Pero wala ang pagkakataon na nakasama ni Jesus si San Pablo. Walang pagkakataon na nagkaroon siya ng ugnayan kay Jesus. Ngunit bakit siya tinawag na isang apostol ng Panginoon? Sa ating unang pagbasa pa din, sinabi niya na habang siya ay papunta sa Damasco, nakakita siya ng napakalakas na liwanag. At dito siya ay nabulag. Kaya ano ang tanong ni San Pablo? Sino ka? At ano ang sagot? Ako si Jesus, ang sagot ni Jesus. Ako ang iyong inuusig. At dito marahil, yung kanyang pagkabulag ang nagmulat sa kanya kung sino nga ba talaga ang Panginoon. At ano ang nangyari sa buhay ni San Pablo, mga kapatid? Nagbagong buhay. At ang pagbabagong buhay ang dulot ni Jesus. Mga kapatid, sa buhay po natin, maraming pagkakataon na lagi nating sinasabing
gusto natin magbagong buhay. Kakasimula pa lamang ng taon, di ba ang dami na nating New Year's resolution? Ano ang sinasabi natin? Gusto kong maging mabuting tao. Ang dami nating ipinapangako sa ating sarili. Magandang tingnan, lahat po ba ng ating ipinangako sa Diyos, tinupad natin? Lahat ba ng mga resolutions natin ngayong papasok ang 2023, ginagawa pa rin natin? Kasi mga kapatid, ang tunay na pagbabago ay hindi lamang sa pagsasalita na gusto kong magbago. Ang tunay na pagbabago ay mararanasan natin kung tunay na buhay ang Panginoon sa puso ng bawat isa. Ang pagbabago ay hindi lamang sa pananalita, kundi ang tunay na pagbabago nagmumula sa puso kung saan buhay ang poong Jesus Nazareno. Kaya mga kapatid, huwag lang tayong sabi ng sabing gusto natin magbago kung alam naman natin sa ating puso na hindi natin kayang tuparin. Kung alam naman natin sa ating puso na wala si Jesus. Dahil ang pagbabago nagmumula lamang sa buhay na poong Jesus Nazareno sa ating mga puso. Kaya nga ano ang sabi sa ating unang pagbasa? Ano po ang aking gagawin? Tanong ni Pablo. At ano ang simpleng sagot ng Panginoon? Gawin mo ang kalooban ng Diyos. Sa madaling salita, mga kapatid, ang tunay na pagbabago ay paggawa sa kalooban ng Diyos. Sana po yan yung asamin natin. Sana po yan yung pangarapin natin. Gusto kong magbago dahil gusto kong gawin ang kalooban ng Diyos. Gusto kong magbagong buhay kasi gusto kong gawin ang kalooban ng Diyos sa aking buhay. Mga kapatid, ang pagbabagong buhay ni San Pablo ay panawagan din para sa ating lahat sa araw na ito, na ang pagbabagong buhay ay pangangako sa Diyos. Hindi lamang pangako sa pananalita, kundi pangako na buhay ang Diyos sa ating mga puso. Pangako na gagawin natin at susundin natin ang kalooban ng Diyos sa ating buhay. Sa pagpapatuloy ng ating banal na misa para sa araw na ito, ipanalangin natin na kagaya ni San Pablo, mabuksan nawa ang ating diwa, mabuksan nawa ang ating mga puso, na gustuhin natin ng pagbabago sa ating sarili, at makakamit natin yan kung buhay ang poong Jesus Nazareno sa ating mga puso at kung paano natin tutup din ang kalooban ng Diyos sa ating buhay. Amen.